Hi guys, my name is Architect Jericho Valencia and today I'm filming my fourth vlog. Itong vlog na to, ituturo namin sa inyo kung paano nyo pipinturahan yung labas ng bahay nyo. At kung kayo, yung apat na interesadong malaman kung paano to, ito ang video na para sa inyo. Guys, ito nga palang project. Sa Quezon siya. So samahan niyo akong bumiyahe, guys. Tara. Ito ang gusto ko sa probinsya eh. Kung ano-anong species ng ibon na nakikita ko. Okay guys, trabaho na muna tayo. So baliwalain nyo na muna yung marine plywoods at bisikleta na yan. Mag-focus tayo sa pintura, yung mga timba na yan. Pababa muna natin sa tao natin. Tapos, initial pa lang yan. Madadagdagan yan kasi kulang pa yan. Nakalagay, rodelang bakal. Oh. Ang binigay, lagaring bakal. Ito yung bahay na dapat pinturahan. So, matagal na rin itong walang pintura. Siguro 10 or 12 years na yung walang pintura. Tapos yung kabilang side, yung may dark spot doon, i-waterproofing natin. Guys, ang ganda sa lugar na to. Oh, paligiran ka ng bundok. Sarap tumira. Han. Bago magsimula ang trabaho, kain muna. Kasi late na nga sa trabaho tapos late pa sa pagkain, di ba? Mapatindi. Ito si Bato. Ito ang numero unong late kanina. Bago kayong mag-apply ng kahit na anong materials sa surface na papahiran nyo ng pintura, siguraduhin nyong malinis muna ito. Okay guys, sa nung wall natin, kung bagong konkreto siya, kailangan nyo siyang lutan ng neutralizer. Yun yung sinasabi natin na nilalason. That's 10 to 12 years yung walang pintura at tagal na. So, hindi na natin kailangan lusunin yung mga pader. So, pwede na natin linisin lang, tapos pilitan na natin ang lihat at saka yung tanggalin yung mga iba pang natutuklap na pintura. Tapos, saka natin pilitan ng concrete sealer yung concrete pattern. So, last numeric paint yung gagamitin kong pintura sa finish na to, kaya gano'n ang preparation natin. Ito ang unang materyales na gagamitin natin pag nalinis na natin ang surface. Haluin maigi ang concrete primer and sealer bago ito ipahit. Tanggalin ang mga bagay na nakakaabala sa trabaho para dire-diretso ang gawa. Ayan, patingin natin. Yung 17 pang primer natin. Ito pa din natin pang finish. Ay, yung mga T4. Para mas makinis. Gumamit ng 1x1 na kahoy para ipandugtong sa roller. Gawing matulis ang kabilang dulo para pumasok sa handle ng roller. Parang ganito yung nasa video.
Kapag nalinis na ang wall, ipahid na ang concrete primer and sealer. Hayaan itong matuyo ng 2 oras bago magpahid ng concrete putty. Habang basa pa ang concrete primer and sealer, mas madali nating makikita ang mga uneven surface or bukbok na part na kailangan nating lagyan ng putty. Dapat nating tandaan kung saan ang mga area na may problema. Sa kabilang side naman, dapat may tao ka na nagre-ready ng susunod nilang papahiran ng primer and sealer para tuloy-tuloy ang gawa ng mga tao. Matapos matuyo ng 2 oras ang concrete primer and sealer, handa na ito para sa application ng putty. Batak ang term nito sa construction. Lahat ng bukbok or uneven surface kailangan batakan. 2 hours din pinapatuyo ang concrete putty bago ito lihain. Dapat yan, patakan ng pati. Pati pa yan, siguro bukas na. Kasi, alasin ko na rin kanina. Ibig sabihin, merong hindi pantay dyan, no? Kaya lang, hindi naman natin gawa. Ito. Kita mo yung anino. Malapad tapos lumiliit. Merong hindi pantay dyan. Ito, guys, ang wag na wag nyong gagawin. Ang madaliin ang preparation at pagpahid ng final color. May curing time ang bawat isang materyales na ginagamit natin. Siguradong hindi magiging maganda ang result ng trabaho sa ganitong paraan. Ginawa ko lang ito para ma-share ko sa inyo na di dapat pamarisan. Ginawa ko rin ito para ma-approve ng client ang color combination before bumili ng mas maraming quantity na paint materials. Ayan, mukhang maganda naman yung kulay niya. Yung kinalabasan. Sana ma-approve ito ng client. Ito na yung result ng minadaling trabaho. Uulitin ko guys, huwag niyong gagawin ito, lalo na sa mga lugar na malamig ang climate at palagi ding umuulan. Sana guys, may natutunan kayo sa video na to. Abangan niyo ang part 2 para sa iba pang tips regarding exterior painting. At yung progress din para tapusin ang painting na itong buong bahay. Guys, maraming salamat sa panonood ng video. If you like this video, please click that like button. And if you think this is interesting, share it. Kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe for your new video content every week. And as always, thank you very much. God bless. Paalam na guys. Spread the love.